Boxing update tayo mga tol, na Oya Inoue kumita raw ng $6.5 million sa laban niya kay Luis Neri. Ay, dito sa report na Oya Inoue's manager Hideyuki Ohashi has said Inoue became the first Japanese boxer to earn 1 billion yen at umbas po yan ng $6.5 million in one night for the Luis Neri fight. And could double that po to billion yen katumbas ng $13 million for his next fight if he accept an offer from His Excellency Turkel Alshi. Kung tatanggapin pa raw ni Inoue ang offer sa Saudi Arabia, dodoble pa ang kikitain niya. Kung sa isang laban lang, kumita agad ng 6.5 million. Pagdating sa Saudi Arabia, sa isang laban, 13 million kaagad. Ayon din sa report, posible daw mapalaban si Inoue sa London. Target nga daw ito sa September. Kasama raw ito sa season card headline by Anthony Joshua. So abangan natin ang next fight nitong si Naoya Inoue. Isa si Sam Goodman sa mga makakalaban ni Inoue, isang Australian. Okay mga tol, sa ibang banda, breaking news, na aresto itong si Jermal Charlo dahil daw nakainom habang nagda-drive. Yung kanyang sports car may nakabanggaan. Tapos tinakbuhan pa daw ni Jermal Charlo yung mga pulis hanggang na corner. Kaya naharap ngayon sa kaso itong si Jermal Charlo. Pero ayon po dito sa report, he has been released on surety bond totaling $9,500. Malalakas ang loob nila na takasan yung mga pulis kasi alam nila na may pambayad eh. Sa ibang banda naman, Edgar Berlanga patuloy pa rin na hinahamon si Canelo Alvarez. Si Edgar Berlanga na nga po ngayon ang number one mandatory sa WBA. Kaya panay ang call out niya kay Canelo na siya na ang palagan. Kaya abangan din natin itong si Edgar Berlanga kung kaya niyang i-upset si Canelo. Sa ibang banda naman, Shakur Stevenson will defend his WBC lightweight world title versus Artem Harutyunyan. Magiging undercard din niya si Oshaki Foster, dedepensa ng WBC super featherweight kay Robson Consicao. Kasama din dyan si Kishon Davis versus Miguel Madueno. Ano ba naman itong kalaban ni Shakur Stevenson? May kartadang 12 wins, 7 KOs, may isang talo. Sana naman hindi na niya paabutin ito ng decision. Bigyan naman tayo ng isang impresibong panalo. Kailangan din niya magpakita ng isang knockout para may palag kay Tank Davis. Sabi nga ni Tank Davis mga tol, wala naman daw kasing nakakagulat na style ni Stevenson. Ang laging ginagawa raw ni Stevenson panay atras sa laban at takbo-takbo lang. Pagdating naman sa suntok ni Stevenson, hindi rin daw nakakatakot kasi alam ni Tank Davis na kaya niyang tanggapin. Kaya dito sa laban niya kay Artem, sana naman bigyan na tayo ng impresibong panalo. Hindi yung paabutin mo pa hanggang sukdo lang 12 rounds. Syempre mga tol, may report din galing kay Manny Pacquiao MP Promotion, Sean Gibbons. Nireveal daw ni Sean Gibbons na the Conor Ben fight was close to done before the BBB OFC and UCAD won their appeal. So kasado na daw sana ang laban ni Conor Ben at Manny Pacquiao. Pero biglang nag-announce itong UCAD at BBB OFC na panalo sila sa appeal. Talagang positive kasi itong si Conor Ben sa gamot, kaya hindi pinayagan ng UCAD at BBB OFC na lumaban. Kaya napurnada tuloy ang laban ni Conor Ben kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Sabi pa rito mga tol, Pacquiao will retire for good in 9 months. As he is running for the office of the Philippines again. So may plano raw si Pacman na tatakbo na naman sa pagiging official. Kaya magre-retiro na ito for good sa loob ng 9 months. So abakan natin si pambansang kamauman ni Pacquiao kung pagbibigyan pa tayo ng isang laban bago tuluyang magretiro. Kasi balak na naman ni Pacman tumakbo sa politika.